Ma'am, nasa favorite ko na yata halos lahat ng vids mo. Thank you for sharing your knowledge for free. Laking tulong po sa mga walang pang-review center. Maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo. Pero ang sabi ko nga po, pandagdag nyo lang po ako sa mga review nyo. Marami pa pong references, sources. Huwag lang po kayong mag-focus sa akin. Additional nyo lang po ako. Pero yung pabaon ko ha. Because of that, may pabaon ulit ako. Teachers ha, pag sinabi ko pong pabaon, hindi naman ibig sabihin lahat ng baon ay gagamitin ninyo, kakainin ninyo. Pero mahalagang baon to. Naturo ko na to. Huwag nyo sasabihin yung mga tinuturo ko, hindi lumalabas. Char! Let's answer number 4. What numerical grade corresponds to the descriptor did not meet expectation? Alam nyo na sagot dyan, isigaw nyo na. The answer is letter D, below 75. Ayoko na magpatumpik-tumpik pa, basic. Tandaan, bawat item, mahalaga. Lalo na kung gusto mo mag-top. Let's answer number 5. What is shown by results in a pretest? Ano ba yung tinitignan nating resulta? Bakit tayo nagkakaroon or nagpapapretest? A. Current moral values. B. Present psychomotor skills. C. Past experience. D. Previous knowledge. Teachers, kung makikita nyo, di ba, yung iba memorizing talaga. Pero yung iba, hindi naman talaga kung ano yung nakita nyong word, yun na yung makikita nyo sa exam. Like this. Makikita nyo anong ibig sabihin ng pretest. Pero sabi nga, concept talaga dapat. Kung alam mo na ang concept ng pretest, dapat alam mo na ang sagot dito. Kung alam mo na ang sagot, isigaw mo na. Okay, teachers, sa pagsasagot, kailangan understand the question, then tingin ka na sa choices, mag-eliminate ka na agad ng mga panira lang. Pagpapagulo lang sa buhay mo. Look at this one. Pretest ang pinag-uusapan natin. Pre. Diba teachers, kapag nagbibigay tayo ng pretest, ibig sabihin tinitignan natin kung ano yung alam nila. Sabihin, hindi pa tayo nagtuturo ng bagong lesson, tinitignan muna natin kung ano yung alam nila. And that is a pretest. Pero, mag-eliminate na muna tayo. Letter A, current moral values. Tignan nyo, current. Sabi niya, pre nga eh. Kaya, wrong. Letter B, present psychomotor skills. Pre nga eh, bakit present? Letter C, past experience. Hindi naman napaka-broad ng experience. Pwedeng maaaring past, pero broad. And then, past. The answer here is letter D, syempre. Kasi nga, previous knowledge. Why the answer is letter D? Pretest is for previous knowledge. No, yung mga alam mo. Dati, mga natatandaan mo pa. Sa mga napag-aralan mo, previous knowledge. At yun lamang po, ingat! Kapag pumasa ako sa LET, isa po kayo ma'am sa sobrang pasasalamatan ko kasi talagang sa inyo ko po naunawaan yung topic. Grabe kayo ma'am, nape-pressure na talaga ako. Char! Pero yun nga po no teachers, basta gawin nyo yung best nyo, ibigay ninyo, mag-aral, mag-focus kapag nagre-review, seryosohin po. Magtiwala sa sarili at ipag-pray ang lahat. Pero teachers, ha, hindi ko sinasabi magpaka-stress kayo. May mga pumapasa na chill lang. Pero ito masasabi ko, pag para sa inyo, para sa inyo. Pero para sa akin, mas mahalaga na talagang mag-aral at maghanda. Para walang pagsisihan bandang huli. At dahil dyan, may pabaon ulit ako. Teachers, anong sabi ko? Ilang beses ko nang sinabi to, Prophet, it's not totally memorizing. Know the concept. Dapat magaling din kayo sa mga synonyms, mga antonyms, sa mga vocabulary words. Intindihin talagang mabuti ang questions. Critical thinking, analyzing. Let's answer number 8. What is a tool for assessment of linguistically intelligent learners? Ibig sabihin, pinag-aaralan natin dito yung sa may multiple intelligence. Tanda pa ba yan? Yung invisible M, may intrapersonal, interpersonal, ganun. Na-explain ko na yan, panoorin na lang po kung di pa napapanood. A. Music listening. B. Building a model. Book report. D. Oral field observation. What is your answer? Kung alam mo na, isigaw mo na. So, pinag-uusapan natin dito yung linguistically intelligent learners. Ibig sabihin, yung mga magagaling sa words. Pag sinabi natin linguistically intelligent, tama teachers, ito yung mga magagaling sa word, mga magagaling mag-speech, declamation, like that. Tama ba ang A? No, eliminate na yan. Tama ba ang B? Nagbibuild ng model, ang layo. X na yan. Ang letter C, book report for linguistically intelligent ba yan? No, the answer is letter D. Kasi nga, may word na oral. Oral, linguistically, verbal. Ganyan sumagot ng Prof. Ed minsan.
Bakit minsan? Kasi depende. Kaya nga dapat pag-aralan nyo po talaga yung Carl method. Nasa YouTube yan ni Sir Carl. Pero ako ganito lang, akala ko hindi ko ginagamit ang Carl method. Pero yun na rin pala, iniintindi ko yung tanong, tinitingnan ko yung choices, nag-i-eliminate ako, tapos tinitingnan ko what is the best answer. Carl method din yun. Again, the answer is letter D. Now, let's answer number 9. Please read na lang, tapos sasagutin ko. What is your answer? Isigaw mo na. Sinasabi dito bilang intellectual leader, ibig sabihin matalino, magaling. Nung characteristic trait daw ang dapat i-display ni teacher. Kung makikita nyo, puro negative na yung mga words dyan. Eliminate na yung mga nega na yan. The answer is letter, yun mo na. Yes, tama ka ba? The answer is letter D. Siyempre, masasabing matalino, isang teacher should be research-based.